banal na araw sumikat. Halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe'y taga Bethsaida, tulad ni Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret?" tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tignan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano niyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, kasabay po ng aming mainit na pagbati sa inyo habang umuulan sa pagdating po ninyo sa ating simbahan ng Minor Basilica of the Black Nazarene, atin din pong binabati at pinasasalamatan ang kanilang pakikisa sa ating misa ngayon, ang mga bisita nating pari mula po sa St. John the Baptist Parish sa Pinaglabanan, San Juan, sa pamumuno ng kanilang parish priest, si Father Mike Calao, kasama si Father Hero, Father Archie, si Reverend Adrian, at ang kanilang mga staff na nandito. Palakpakan po natin ang ating mga bisitang pari din. Salamat po sa pagpunta ninyo. Hindi sila nalalayo sa atin sapagkat hindi sa literal na nalalayo dahil San Juan lang naman. Pero dahil ang ating patron ay si San Juan Bautista, ang kanilang patron din. At tayo po ay patuloy na tumutulad din kay Juan Bautista sa paghahanda dahil ilang araw na lang po ang 9 na ng Enero. Alam natin yan, ang pinakahihintay ng mga deboto ng Poong Nazareno, ang 9 ng Enero. Pero mga kapatid, ito ang magandang paalala sa atin na sana kahit hindi ang 9 ng Enero, makikilala tayo bilang mga totoong deboto ng Poong Nazareno. Ang debosyon na ito ay hindi lamang dapat kapag Enero lumalakas, lumalalim, at nagiging totoo.
Dapat araw-araw sa buhay natin bilang mga deboto ng Poong Nazareno, makita sa atin ang mukha ng Poong Nazareno. Pag sinabing makita sa atin, hindi dahil sa suot lang natin may Nazareno, may mukha ng Nazareno. Hindi lang dahil sa sinasabi natin, deboto ako. Ilang taon na, bata pa lang ako. Dahil sabi ng ating ebanghelyo ngayon, wala tayong maitatago sa Diyos. Kilalang kilala ka ng Diyos. Bago mo pa siya ipakilala, bago mo pa siya ipangalandakan, kilalang kilala ka ng Diyos. Sabi nga ng ating unang pagbasa, hindi lamang yan sa iyong mga sinasabi, kundi lalo na sa iyong ginagawa. Hindi basihan ng pag-ibig sa Diyos ang iyong bukambibig tungkol sa Diyos. Dapat nakikita sa ating ginagawa. Alam mo ninyo, kahapon, tatlong patay ang aking dinalaw para basbasan. Una ho, dito binasbasan natin sa harap ng simbahan, isa sa mga batang ihos, 19 years old. Pagkatapos nun, pumunta ako ng Tondo, binasbasan ko rin isang ihos, 19 years old. Pag ho, nakita ko yung kanilang magulang, yung isa nanay niya, yung isa lola, kapag ho tayo dumadalaw sa burol, wala tayong ibang maririnig sa namatayan, kundi napakabuting tao niyan. Kilala ko ang anak ko. Nung gabi, ang binasbasan ko naman ay yung nanay ng isa nating sa mga organista. Yung anak naman ang magsasabi, kilala ko ang nanay ko. Mga kapatid, araw-araw, huwag natin palalampasin ang pagkakataon na makilala natin ang bawat isa, hindi lang ayon sa sinasabi ng iba. Ngayong bagong taon, huwag mong palalampasin pahalagahan, huwag mong palalampasin na pasalamatan ang mga tao dahil nakilala mo sila, hindi lang sa sinabi nila tungkol sa'yo, at lalo na, hindi dahil sa sinabi ng iba tungkol sa kanila. Higit sa lahat, dahil sa mga simple, ordinaryong kabutihan na ginagawa nila para sa'yo. Doon tayo tunay na makikilalang mga totoong deboto. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sana kung paano sinabi ni Kristo, bago mo pa kita makita, o bago mo pa ako makilala, nakita na kita. Huwag mong iisiping walang nakakita ng maling ginawa mo. At huwag mo ring iisiping nababaliwala ang mabubuting ginagawa mo. Laging may Diyos na nakakakita, nakakaalam ng bawat mong sinasabi at ng bawat mong ginagawa. Sa Kanyang oras at paraan, ibibigay niya kung ano ang para sa iyo ayon sa kung paano ka nagpakilala. Amen.